Dito ka tingin kay ma'am. Pepe ay nagayon ako. Mamaya ko na lang. I-help si mama ko magtanim. Magpaalam po siya magpe-play. Magandang buhay mga kabebe. Medyo bad news. Ayan, papakita ko yung ano, medyo nakakalungkot ngayon. Ayan, no? Naiwan ko po sila ng, hindi pala naiwan. Iniwan ko sila ng 2 days doon, bago itanim. Pero dinidilig ko naman po sila. Pero kahit pala nadilig, pag na-expose sa sun, tignan nyo po, nasunog po yung kanilang dahon. Pati yung iba doon, tinabi ko na muna. Pero mamaya pakita ko. Nanginayang tuloy ako, kawawa. Ba't may takori dito? Nakakaano pala, katuwang magilig ng halaman. Spray, spray. Ito kasi dinidilig ko, tapos ini-spray ko rin po yung dahon. Dahil, water plant din to eh. Naano ko na sila kanina. So, kailangan ng moist-moist. Dahil sa gubat, ayun. Hamog. Lalo na to, tignan nyo po. Dahil, ang bilis niya dahil lagi ko siyang nai-sprayan. Oh. Yan o, oh, bago lang po yan. Yung nakalaglag na yan. Bagong labas. Pati to. Pakita ko yung iba kong halaman, kakalungkot. Pero makakabawi din naman. Gaya po niyan, hindi ko alam saan ko ilalagay ang aking mga halaman. Nasunog din siya. Yan po, oh. Sunog. Kawawa. Grabe, no? Bilis pala. For sure, di na ito makakaano. Yung next dahon na lang ang chance. Sayang. Kakainis. Nakakainis ako. Ay. Ikaw kasi, June, eh. Hindi mo pinaalis sa akin doon. Nalis ko po kasi sa garahe. Ang ganda na ng pwesto sa garahe. Kaso, yun nga, nahihirapan dahil yung sasakyan pag pinapark, kaya inalis po namin doon. Ito, hindi ko po siya natatransplant. Kasi sikip na siya dito. Ang bilis din lumaki. Nilipat ko dun sa ano. Ayun, kahapon. Nagtanim ako. Balak ko itong ilipat kasi sa likod. Yung mga halaman ko. Kaso, nagwe-welding po ngayon. Ala, may ano. Yun o. Sige, lagot ka sa akin. Paano kita alisin dyan? Nasusunog! Nagsusunog si Nel. Ala, Nel, masusunog niyan lahat tong ano, malalaki sa gilid. Init ah. Di man, ang lamig nga eh. Ganda pa naman ang kangkong doon, oh. Naunaan ako ni Nel. Sabi ko kay ka-farmer, pag gabi, wag na siyang mag-rice. Lulutuan ko siya lagi ng gulay. Pero kagabi,
Nagulay lang kami sa iyo, te. Yun, salamat kay Kuya Bonnie, dala niya po from Baguio. Pero nilagyan ko pa rin ng konting rice yung kay ka-farmer. Mahirap biglain. Mamaya, mas konti naman. Dito, sira kasi yung dahon. Sayang. Rowan, pakalbo ka na. Ha? Bo. Ano? Kalbo. Boom, boom daw. Madumi, be. Papa, sak lolo kay papa. Papa, sak lolo daw. Tingnan mo, tingin sa'yo, oh. Wala naman magdadrive. Di naman kaya, di naman kasi sa papa dyan. Remote. Kunin mo yung remote, Chi. O kaya ikaw na lang. Nakikipagunahan na. Likabok. Ay, tsura. Tingnan mo. Seatbelt! Wala kang basahan dun sa ano, ma? Seatbelt on? Seatbelt on! Yung sa'yo, ate. Sleepy na Owen, no? Chura. Ochi, yung pak choy ma ano mo? Ay, sasayira. Ay, binubulungan pa. Anong binubulong mo sa kanya? Ha? Alam ko binulong mo, kilala kita. Ay, nag-drive na siya. Sige na. Oo. Sinisigaw. May party ata sa kabila. Chi, huwag lalabas. Ano to? Pila? Magdilo ka. Papatira dito eh. Lalo ba? Lalo gamit at tamo kay Pato na damulang. Wah, alam tingka. Eh, unahan mo na pa kayo ni Pero. Unahan may good drama. Eh, sakto yan. Double pain eh. Si Rowan siguro mahirap ng gupitan ngayon. Sa 20 ka para sa pato. Nung unang gupit niya, tahimik siya eh. Muna ngayon gupit. Ayaw niya nagpapahawak. Ha? Pag ibang taong naggupit, para aso din. Pero tahimik? Pag ibang tao, tahimik din. Ganun din yun. Depende. Last time, walang problema kay Rowan eh. Isa lang pala ang lichon bukas? Isa lang. Si Papa Yam, Kuya bukas June, na daw naggupitan mo na? Mga masasakripisyo na yung malaki to. 35 kilos pala yung order, ha? Ay, kung ano ko dun, yung pinakamalaki na. Yung kinura na. Chi! Next si Rowan. Ulam sa gabi. Hindi na ako nakakuha ng gulay sa taas.
kung ano man meron doon. Pero alam ko wala na pong cellphone. Naisipan ko pong mag-hangin. Yan, malakas po ang hangin. Hangin po yung naririnig nyo. Ano yung kalaw? Talaga din po kasi ako ng itlog. Hangin. Ino-over ko nito. Kumulo pa. Daming gulay ha. Tama. Ano? Kayong dalawang magnanay, di pa kayo tumitigil mag-aharutan? Wala po palang kalamansi. Oops, daming palaka. Alam ko, may kalamansi kami dito. Uy, walang bunga. Yung mga may bunga na akyat na sa taas. Wala. Kailangan kong iyan yung sasakyan ni Chichi. Kasi baka umulan. Sasakyan pala ni Rowan. Na sinakyan ni Chichi. Yan, tabi-tabi po sa ahas. Ko may kalamansi pa kami dito eh. Rico. Yun lang, wala. Hindi kasi ako makukontento sa lasa ng mami kung walang kalamansi. Hinanap kita. Yun! Matigas pa. Ako lang naman siguro magkakalamansi. Pwede na to. Mukhang may party sa kabila. Tingnan yung aking mga bodyguard. Di man lang sumunod. Ha? Di man lang kayo sumunod sa akin, no? Si Marjo, buti naman gumaling na po si... Ay, si Joma. Ano? Nalilito ako. Marjo! Shhh! Marjo! Hindi na yan sa atin. Napalo po to sa... Nataga po yung ulo niya. May tumaga. Oh? Kutsilyo eh. Tak! Magang maga po yung mukha niya nung isang araw. Pero na-sprayan ko na po siya ng ano. Pero sabi ko, papainumin ko ng ano, antibiotic. Pero tingin ko parang gumagaling naman na. Kasi nawala na po yung maga niya. Kala ko nga matutuluyan kung sino man yung gumawa. Sana nanonood ka at masaya ka ngayon. Yan, kain po tayo mga kabebe. Ito na. Ta-da! Diet? Diet? Second batch na po yan. Tignan niyo naman ang pinagda-diet ko. Kanin. Nagsasantok pa ng kanin. Kala ko din na mag-rice. Hindi ko na papakita. Walang halang. Parang hindi ka kagatin. Shoutout pala kay Tita Isabel. Ah, galing kay ano? Ito, Juntap niyo. Ayun, thank you po. Masarap yung atsara, no? Parang yung atsara niya. Frenny. Yum-yum. Kulang ng chili paste.